Nag-isa ng husto sa Senate hearing kanina si dating AFP Comptroller Jacinto Ligor at ang kanyang bayaw na si Edgardo Yambao. Hindi kasi nila maipaliwanag kung saan galing ang kanilang mga ari-arian at pera sa kanilang mga bank account. Kabilang sila sa mga ipinatawag sa investigasyon tungkol sa di umano'y mga katiwalian sa armed forces. Ang asawa naman ni Ligot, hindi pa man natatanong, umiyak na at naalta presyon. May report si Teresa Andrada. Hindi pa man nagtatagal sa harap ng mga senador na paiyak na si Mrs. Erlinda Ligot. 1 minute suspension, please. 1 minute suspension, please. Agad siyang ipinasuri sa doktor ng Senado. Tumaas ang presyon kaya agad dinala sa klinik. Hindi na pinabalik sa session hall dahil sa unstable na presyon. Kaya ang mister niyang si Retired General Jacinto Ligot ang nag-isa ng mga senador. Sisi ang tungkol sa di umano'y pagmamay-ari ni Mrs. Erlinda ng condominium unit sa Essensa Tower sa Taguig. Wala po kong alam, Your Honor. Naungkat din ang 42 biyahe raw ng asawa mula 1993 hanggang 2004 at ang 2 tirahan sa Amerika na binili umano ng misis. With your respect, Your Honor, I would like to invoke my right for self-incrimination. Again, self-incrimination. I urge the BIR to file tax evasion charges against Ligot. Ipinakita ni Senador Jinggoy Estrada kay Ligot ang isang dokumentong pirmado ng isang unmarried na Erlinda Ligot. Sa dokumento, nagbenta ng isang bahay sa Stanton Avenue sa Orange County, California, ang Erlinda Ligot na ito sa isang unmarried namang Erlinda Yambao. Ang buong pangalan ng asawa ng dating general ay Erlinda Yambao Ligot. Unmarried po yung nakalagay. I cannot comment on that, Your Honor. Nag-isa rin ang bayaw ni Ligot na si Edgardo Yambao. Nakapangalan daw kay Yambao ang ilan sa mga yaman ng dating general. Umabot din daw sa 255 million pesos ang kabuuang laman ng 3 bank accounts ni Yambao na hindi raw niya idineklara sa income tax return. I cannot confirm or I will never admit na nagkaroon po ako ng ganyang kalalaking accounts. As far as I'm concerned, hindi ko po winave kahit kailan ang aking karapatan under the Bank Secrecy Law. Kaya po ako nagtataka kung bakit nagkaroon ng ganyang revelation. Nasa husgado, sabihin mo sa mga abogado mo. Paulit-ulit na itinanggi ni Yambao na kanya ang mga bank account. I am challenging you. Waive it in favor of government. Pag-usapan po natin kung anong nararapat. Ayon sa BIR, hindi nag-file ng kanyang ITR si Yambao mula 1993 hanggang 2003. Sa kwenta ni Drilon, naabot sa 91 million pesos pa ang kabuuang buwis na dapat bayaran ni Yambao mula 1999 to 2004. Kaya iminungkahi niyang kasuhan ito ng tax evasion. Bukod pa ito sa nakabinbin ng tax evasion case niya sa Court of Appeals. Depensa naman ni Yambao, wala raw siyang kinita mula 1999 dahil tumigil na siya sa pagnenegosyo. Ang ipinagtataka ng mga senador, paano raw siya nakabili ng ilang mamahaling sasakyan at real estate properties? Sabi ni Yambao, hindi siya nakapag-file ng ITR pero nagbayad raw siya ng buwis sa pamamagitan ng final tax mula sa iba't ibang investments. Final tax means yung pong aking mga naipon at yung pong nakuha ko mga investments galing sa aking mga sa mga kaibigan na nagtiwala sa akin, kumita po. Otherwise, Mr. Yambao, the conclusion is that you're a dummy. Binosisi rin si Yambao tungkol sa mga biyahe mula 1988 sa mga bansang Australia, London at Paris. I am amazed. You remember all the details that you traveled to Europe. You can even remember the hotel where you stayed in Paris. But on certain material questions, you suddenly have amnesia. Ibinunyag naman ni Drilon ang mga nadiskubri umano niyang pag-aari ni dating AFP Chief Roy Simatu sa Iloilo. Bakit po napunta sa pangalan niyo kung sinasabi niyong hindi sa inyo? He's my legal counsel, Your Honor. Teresa Andrada, GMA News. Dahil sa nauungkat na mga di umano marangyang pamumuhay ng ilang naging opisyal ng armed forces, ilang sundalo na aming nakausap, galit na ang kanilang daing
dapat daw makinabang sa pondo sana mga ordinaryong sundalo na nagbubuwis ng buhay sa labanan. May report si Salima Refran. Sa impormasyong nakalap ng Senate Blue Ribbon Committee, nagmamay-ari raw ng condo unit sa Essenza Private Residences sa Taguig si Mrs. Arlene Daligot. Tapos ipinangalan nito sa kapatid niyang si Edgardo Yambao. May-ari rin daw siya ng isa pang condominium unit sa One Burgundy Place sa Katipunan at isang bahay sa Muntinlupa. Do you still own the condominium at Essenza? Yeah. Opo, Your Honor. You still own? Yes. Do you stay there? Your Honor, as I have stated before, I can never confirm nor deny for security reasons. 25 million pesos daw ang halaga ng condo unit ni Yambao sa Essenza. Tumanggi magkomento ang Essenza Residences kung may unit nga roon si Yambao. Sa likod ng magagarang gusali ng Bonifacio Global City, matatagpuan ang PALAR o Philippine Army Light Armor Regiment. Dati itong kampo na ngayon tinitira na ng mga retiradong sundalo. Ang mga bahay dito, malayong malayo sa mga ari-ariang binubusisi sa Senado. Danaan ka muna sa eskinitang ito bago makarating sa bahay ni Roberto Alegre, isang retiradong sundalo. Ang kanyang sirasirang bahay, nakasanlapa. Galit siya sa talamak daw na katiwalian sa AFP. Sinasabi ko, dapat yan, bigyan ang kumbatan. Kumbatan yan, bigyan nila ng importansya. Kaysa nakawin yan, nakaw doon, nakaw dito. Si Helen, asawa ng isang sundalo, aminadong naiinggit sa mga katabing magagandang gusali. Ang kanyang bahay kasi, 5 taon ang ginagawa, hindi pa rin tapos. Ewan ko sa kanila, bahala na sila doon sa ginawa nila. Sinasalamin ni Helen at Roberto ang araw-araw na pamumuhay ng mga karaniwang sundalo. Umaasa silang matapos sa mga pag-uusap sa Senado, matutulungan na rin daw ang mga tulad nila. Salima Refran, GMA News.